Yung mga LED lights siya dito. Ang sarap ng feeling. Nakita ko sa eyes niya. And then, dito. Hindi kanya mahal. Ulit, isa pa. Good morning, everyone! Benedict here! It's been a while! I'm so excited! Whew! As you can see in this title, and excited na rin ako na makita ng family ko. Kung naalala niyo dati, yung last car ko, magwa one decade na siya. And andito na! Andito na, andito na! Dahil i-deliver daw today yung car na binili ko. And medyo na emotional ako kanina. Ganun. Kasi sa wakas magkakaroon ako ng bagong car. Sayang lang kasi hindi ako makapunta ngayon sa saan ba yan? Sa store because of ECQ. Gusto ko pa naman sana yung ano, may ritual na pagka bumili ka ng car, yung meron kang susi. Malaking susi. But the good thing is, sabi nila, pwedeng i-deliver right to your doorstep. And dumating na siya this morning and I can't wait to show you guys my new car. Ah! Nag-uulat siya. Masaya ka doon? Sobrang saya ko na dahil eto na, dumating na yung car. Hindi ako nakatiis, nag-test drive ako agad bago ako mag-vlog. And ang dami ko nang napuntahan na lugar. Galing kaming La Union. Anong first impression mo dito sa sasakyan? Ang laki ng interior niya. So dati ang kotse ko sedan. So konti lang yung pwedeng makasakay doon. And ngayon, malaki na yung space niya. Pakita. Okay. Parang mali. Dapat ata. Ano mali? Parang mali na nandito ka. Kasi nadidistract ako eh. Let's go! Pagka ganito ata, dapat pinapakita ko muna yung exterior ng car. So, baba muna tayo. Eto na siya, guys! Masaya ka. Masaya ko. Pinili ko na kulay is color white para maiba naman yung kotse. Kasi lahat ng pinili ko before black. Tapos kapag black, nadudumiende naman. So lahat naman ng kulay nadudumiende. Pero ito, sobrang ganda ng look niya. Pag tinignan mo siya, parang medyo may bubuyog. Ang class niya tingnan. So that's what I like about this car. Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo, ang kinuha ko is Toyota Fortuner LTD. So yun yung top of the line na car ng Toyota. Yun lang, sige, thank you. Hindi ako marunong mag-explain ng car. O, sabi mo naman ako, kaya kakanta sa number dito eh. Hindi ko lang sasabihin ko. I decided to buy a new car kasi sobrang sira-sira na yung last car ko. And parang feeling ko mas nagiging magastos lang ako na magastos dahil dun sa mga sira niya. So I decided to invest on a new car. Na-convince nila ako na Toyota Fortuner yung kunin. Dahil matibay siya, I really like its look. Matagal ko na siyang inaay. Inaay ko siya. Parang naghintay ka ng reaction. Lagyan mo lang ng sound effects. Lagyan mo lang ng sound effects. Hindi ito nagre-react. Alam mo nung ikaw nagbo-vlog ka, react ako ng react. Oh. Para ako nag-ahente bigla ng kotse. Ilang test drives ang napagdaanan, ilang pag-iisip ang napagdaanan, and I'm so happy na ito yung nakuha ko. Hindi ako professional mag-explain ng car ha, pero itatry ko yung best ko na i-tour kayo dito sa bagong car. Wala pa siyang name, guys, so suggest kayo sa akin ng name na pwede sa kanya. Anong... Oh, sige. Ha? Wala. Minsan ka na lang aambag, di mo pa tinuloy. Yung old car ko dati, Sprinter pangalan niya. So ngayon, hindi ko alam kung ano ipapangalan ko sa kanya. Rocky Road. Anong Rocky Road? Dito sa harap, tingnan nyo guys, maganda yung kanyang sequential lights. So may mga LED lights siya dito. Tapos dito, and then dito, and then dito. So around the car may mga LED lights siya. So para makita ka. Para makita ka. Bakit magwala yan, hindi ka makikita. Para makita ka. Sa gabi. Hindi, para ano, mas kita yung car sa gabi. And mas maganda siya tignan kapag ka night time. Nakalagay na yung LTD niya para ano, kita mo na agad yung model unit niya. So, Fortuner LTD. Familiar kayo dun sa old look ng Fortuner. Yung old look niya parang kung white, buo, lahat yan white. So, eto, iba siya. Cool! Sige na, sige na. May nagkakaraoke dun. Medyo mainit, pasok na tayo sa loob. Ang sarap ng feeling! Ba't ka nandito? Huwag mo ko isama, di pa ako naligo. Yeah! For some reason, ang pinaka-mandatory ko talaga dati kapag bibili ng car is keyless.
ang arte, no? Gusto ko kilos. Hindi ko alam na sanay na ako sa kilos eh. Ayoko ng desuse. Ang arte ko doon. Eh, nag-try ako mag-sound trip kanina dito. Nakita ko yung mga tulad na to, yung sa monitor niya. JBL yung brand. Ayun yung mga speakers niya dito, JBL yung brand. Pag nag-carpool karaoke ako, mas kita na yung Okay. Sabi, huwag ako isama. Di pa ako naliligo. Ganyan ka eh. Naligo ka na, nakapagpabango ka na, nakapag-ayos ka na. Tapos biglang, galit na galit. Gusto mo manakit? Pero ayan, hindi na kita sinama. Ayan, kitang-kita niyo. Sobrang wide dito sa loob. Tumulamot pa ako eh. Meron na siya mga volume button here pag switch ng channel. Itong nakita ko si Pam na bumili na ang kotse, napaisip ako. Sabi ko, Ba't nakikitawa ka? Paano? Sabi ko, nag-isip ako. Yung next car na bibilin ko, for sure dapat ano na siya, family friendly. Family friendly. Yung kasya na yung buong pamilya. Kasi eto na, I guess din yung age ko na malay natin next year or 2 years after now, magka-family na ako or ikasal, ganyan. And di ba pag kukuha ka ng car, dapat iniisip mo na na pang matagalan siya. So, I feel like kung gagamitin ko ito for 5 to 10 years, for sure aabot siya hanggang sa magka-family ako. So, eto na. Kasya na dyan. Diba anak? Diba anak? Opo. Sumagot. Hindi ikaw yung anak ko. Ang laki mo para maging anak ko. Tuwa din ako kanina sa reaction ng mom ko nung nakita niya yung car. As in, nag-light up yung eyes niya. Uy, nakakuha ka na ng bagong car. Parang sobrang proud moment. Ito hindi niya sinabi sa akin. Parang na-feel ko siya. So, alam mo yon, in a way, napasaya ko din siya. And magagamit naman din namin to for the whole family. Except ito. Kasi, nag-assume? Hindi ka naman. Nag-assume? Hindi naman talaga kita kapatid eh. Hindi naman talaga kita kapatid eh. Eh, how sure are you na naging proud si mama? Nakita ko sa eyes niya na proud siya. Narinig mo galing sa kanya. Nakita ko sa eyes niya. Eyes is the beauty of the beholder. Stop! Nakakahiya. Ikot muna kami dito sa subdivision. Drive ko siya ulit. Parang bumalik yung excitement ko na mag-drive ng mag-drive. Ganun ata kapag epekto na meron kang new car. Katulad ng parang bumili ka ng bagong cellphone, di ba lagi mo siyang ginagamit. Wala, hindi ko talaga na-imagine na we'll have a new car. Aww. Iyak yarn. Alam niyo ba dati na try ko na mag ano? Pakalasing. Alam niyo ba dati? Uy, bawal yun. Alam niyo ba dati, nag-try ako na mag-drive ng truck namin sa hardware. Matigas yung manibela nun, mahirap. Pero gusto ko yung ganito na madali lang iikot yung manibela. I wanna keep rolling. Natawa ako kasi parang sobrang dali ko ng bentahan ngayon ng kahit ano. Nung kinakausap ko yung ahente before, ang dami niya in-explain sa akin ng mga features. Tapos ako naman, oh wow, sobrang na-excite ako. Kaya nag-decide talaga ako na, Fortuner na nga for me. Family guy. Family guy! Sabi nila sa akin, bukod sa mga safety features nila, like yung seatbelt natin, yung back camera, front camera, yung mga parking sensors, ganyan. Meron siyang Toyota safety sense. Meron siyang mga active safety features that would really prevent yung mga collisions or possible accidents na mangyari sa atin. Alam na lahat ng friends ko na ayaw ko mag long drive and ayaw na ayaw ko mag drive ng gabi. Dahil first, antukin ako, and second, kapag sobrang tagal ng drive, parang naduduling na ako. Minsan yung, alam may nagda-drive ka sa highway na tuloy-tuloy tapos parang nagiging illusion na yung mga ilaw tapos doon napapraning ako minsan na baka makatulog na lang akong ganun. So ito, meron na siyang pre-collision system na iwa-warningan ka na niya agad kapag ka may impending crash. Yung mga papunta sa direction mo na vehicle, ma-warn ka na niya agad. Sabihin niya, oh yeah, wag po. And the lane departure alert for you to stay in one lane para hindi ka, alam mo yun, para hindi ka mapunta sa iba. Patalagaan ka. Hoy! Huwag kang umiyak! Yeah, huwag kang magulaw. Parang tanga. Mag-vlog ka dyan, huwag mo ko dinadamay. Pero para sa akin, yung pinaka-useful talaga is the adaptive cruise control niya. Sobrang inaanto ka na, tapos minsan hindi mo namamalayan, parang nalulutang ka na. Hindi ka mawawala ng control sa manibela. Na-hyper ako, gusto kong mag-sound trip. Mag-sound trip tayo. Hindi kanya mahal. Tapos kapag magpa-park tayo, i-reverse natin dyan. And then makikita natin dito sa camera yung kanyang panoramic view. Top view. Reverse. Ay! Bakit may ganyan dyan? Side view. Love you. Side view. Hahaha.
Natatawa ako kasi nung dumaan ako dun sa Toyota last time. Merong isa doon na nanonood pala ng vlog ko. So sinabi niya sa team niya, I feel like soon I'm gonna have the opportunity to work with Toyota. So sana matuloy siya. Anyway, pinalis ko na rin pala yung kapatid ko kasi naka-awkward pala mag-share sa inyo ng personal stuff kapag nandito siya. Pero ayun, hindi ako makapag-senti kanina. Parang naalala ko lang yung time nung 2019. Nung time na yon, I was just in my room. Wala, umaga hanggang gabi. Doon na ako kumakain, doon na ako lahat. Hindi ko talaga alam yung gagawin ko sa buhay ko noon kasi sobrang lost na lost ako. Dinaya ako nung business partner ko. I lost everything. Sacrificed a lot of my time. Parang wala ako nararating. And come to think of it, 2019, 2020, 2021. In 3 years, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng progress sa life ko. And hindi mo talaga mamamalayan yung mga mangyayari sa buhay mo. Hindi ko na malaya. Kaya for you guys who are watching right now, kapag nafe-feel niyo yung na-feel ko dati na I'm hopeless, di ko na alam gagawin sa life ko, sobrang confused ako kung saan yung path ko, take it easy, give yourself time. Sometimes yung opportunities, sila mismo yung lalapit sa'yo kapag nag-persevere ka, kapag you put enough hard work in what you're doing. So keep doing what you're doing. Hindi mo talaga mamamalaya na next year iba na pala yung takbo ng buhay mo, or 2 years after this year. Wala rin yan talaga sa bilis or sa tagal ng panahon. Nasa sarili mo yan. Kapag katiwala ka sa sarili mo na barang araw gusto ko magkabahay, yung universe, sila mismo magko-conspire para makuha mo yung gusto mo. And that's actually a quote from a book that I read before, The Alchemist. So ngayon, ang gusto ko mag-ipon para sa future ko, para makabili ako ng bahay for my own family. I really believe that it will happen. 5 hours later. I have to stop being dramatic sa mga videos ko. I'm sorry for that. And dito na ako ngayon sa condo. I just got back. Dumaan ako ng saglit sa vet kasi kailangan kong pagupitan si Paco. Sobrang nagmamating yung skin. Nagmamating yung ano niya, yung mga fur niya. So kailangan daw i-shave yung mga balahibo niya. So ngayon mukha na siyang ano, chihuahua. Pakita ka sa kanila. Let's go, let's go. Hindi talaga siya lalapit pag di mo siya sinuhulan. So... Huh? What if I just... tingnan nyo, iba na itsura niya, ang payat na. Takot pa din siya. Anyway, it's time to work again. Ipon-ipon ulit para sa future. If you like this video, tagal ko nang di sinasabi yun, ah. Please give me a thumbs up and leave a comment. Thank you so much for watching my video. And I'll see you again. Sa tiyan.